Okay, balik tayo dito sa usaping ano ah, usaping Liga 1 nila kay Casimero. Imposible na po. Hintayin natin yung rebut ni ano, yung sagot ni Cuadro Alas talaga. Kasi yung kapatid pa eh. Tignan ninyo, grabe na yung rebut ng kapatid. Oh. Lalong-lalo na dito nga sa ating pambato. Boltis 5, shout out po. Oh, sino pa ba yung, sino, real talk lang to ha, totoong usapan. Sino ba yung boksingero na iharap nila ngayon? May boksingero ba sila na iharap dito kay Inoue? Si Juna Sultan, yes, nasa 122, pero saan sa rankings? Napabayaan nila eh, napabayaan nila yung, alam ninyo, potential talaga si Juna Sultan eh. Malaking potential si Juna Sultan, pero napabayaan nila. Ilang taon napabayaan nila. Eh ngayon, nabibigyan, yes. Yan, magandang balita, nabigyan ulit ng ano, ng opportunity na nabigyan nila ng tune-up fight. Eh sana tuloy-tuloy na yan. Kahit tune-up fight, okay lang yan. Basta may pera yung ano, hindi maubusan ng pera yung boksingero. Kasi yan lang talaga yung hanap buhay nila eh. Oh, sabi nila, ikikriticize nila, tune-up fight, pero million yung kinikita ni Casimero. Yan yung strategy dapat ng mga promoter. Kung naghihintay pa ng ano, naghihintay pa ng title shot, eh sa wala pang ano, wala pang title fight na makikita na laban, eh bigyan pa ng ano, bigyan muna ng tune-up fight para. Ito kasi ang mangyayari sa tune-up fight eh. Tignan niyo si Casimero. Kahit walang belt, bakit umangat sa ranking? Si Casimero, tignan niyo. Kahit walang hawak na belt, bakit nasa top 5 sa rankings? Kasi binibigyan ng TBP promotion ng tatlong laban sa isang taon. Ngayon pumirma na naman si Casimero ng ano, ng another laban. No, pumirma na naman ng contract si Casimero. Tatlong laban kung hindi ako nagkamali. Oh. 'Di ba? Eh yang si Shane Gables, negosyanteng tao 'yan, businessman 'yan eh. Bakit ko nasabing businessman? Iulit ko ha na ipaintindi sa inyo. Bakit ko nasabing ano? Nasabing businessman 'yan. Walang pakialam 'yan sa karangalan. Although sabihin natin, marami mga Filipino fighter na nabigyan niya ng opportunity na magkaroon ng laban ng mga world title fight. Pero nanalo ba? Kung may nanalo man, pero asa na yung mga belt ngayon? Asa na yung mga belt ngayon? Kasi wala siyang pakialam sa mga karangalan-karangalan na yan. Hindi naman yan Filipino eh. Sayang yung dalawang belt na hawak ni Tapales. Alam nyo ba sayang yon? Sayang talaga. Kung itong promoter na to may tiwala kay Tapales talaga, kung itong promoter na to ha, kung talagang may tiwala kay Tapales, sa lakas ni Tapales, bakit ko ilalaban ka agad for undisputed? Na unified champion itong aking pambato, may itong aking bata, may dalawang hawak na titulo. Maghahantay yan si Inoue ng ilang taon kung talagang gusto niyang maging undisputed. Bakit ko kaagad, kakapanalo lang ni Tapales eh, kay Morujun Akmadalif, o plano kaagad nilang ikasa for undisputed. Ngayon, bakit ko ikasa kaagad na alam ko na magkapira pa ako? Talaga kung marunong ka mag-isip, eh maghihintay yan si Inoue kasi nandito yung dalawang alas hawak ng aking alaga. Kung may tiwala sila sa lakas ni Tapales, pwede naman eh magdidepensa muna si Tapales kahit bigyan nila ng dalawang pagkakataon, dalawang laban si Tapales. Ngayong taon sana, nung, 'di ba? Or nung nakaraang taon, 2023. Kung talagang gusto, kung may tiwala sila ha, sa lakas ni Tapales, bakit hindi ba pwede magdepensa muna si Tapales? Kasi sa totoo, nung nanalo si Tapales kay Morujun Akmadalib, nakuha niya itong dalawang belt, naging unified champion siya, inasa ka agad for undisputed. Hindi naranasan ni Tapales na depensaan itong kanyang belt. So hindi talaga natin alam na talagang malakas si Tapales, kasi kung didepensaan mo yung belt mo, diyan malalaman eh na kung talagang malakas ka. Diyan malalaman kung talagang malakas ka na boksingero, na talagang deserve mo na nakuha mo yung belt na yon. Kasi pinatunayan mo nung may mga boksingero na nagtangkang umagaw sa belt mo, eh nakuha mong dipinsaan. 'Di ba?
eh kung sana nag-isip sila, binigyan ng pagkakataon na magdidepensa muna si Tapales kahit dalawang bisis, eh kumikita pa sila kasi malaki pa rin ang sabihin natin, unified champion yan eh. So malaki pa rin ang kikitain ni Tapales kahit magdidepensa sa dalawang belt niya bago ang undisputed fight ni Inoue. Eh bakit hindi ba maghintay si Inoue na sabihin ng promoter na maghintay ka muna dyan ng isang taon, lalaban muna si Tapales ng dalawang bisis, dipinsaan niya. Yo! Quadrada Street Time World Champion ng Angas ng Pinas, Batang Ormoc, Jonrel Casimiro. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, Uyud Boxing Fanatics, so ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Ayaw!